Dismayado ang ilang tsuper sa tugon ng pamahalaan sa kanilang panawagan tungkol sa PUV Modernization Program. Mula sa Pasay, may unang balita live si Darlene Cai. Darlene. Igan, huling araw ngayon ng transport strike ng grupong manibela na nagpoprotest sa laban sa PUV Modernization Program. Sabi ng ilang tsuper na nakausap namin, hindi sila nasisiyahan sa nagiging tugon ng pamahalaan. Ilang araw nang nahihirapan sa pagkukommute si Michael. Imbes na 45 minutes lang, inaabot daw ng isa't kalahating oras ang kanyang biyahe. Sobrang hirap bumiyahe po. Hirap pumanap ng jeep. Opo, lalo na paghapon po. Ikalimang araw na ngayon ang tigil pasada ng mga tsuper na tuto sa PUV Modernization Program. Nauna ang grupong piston na nagtigil pasada mula Lunes hanggang Miyerkules. Sumunod naman ang strike ng grupong manibela mula Miyerkules hanggang ngayong araw. Hindi kasapi si Marcelo ng alinmang grupo, pero lumalahok siya sa protesta. Kahit sino nagwiwilga sa jeep, kami kasali kaming tumitigil. Kahit sino, kahit hindi kami member. Nakikisama lang kami sa ano, kasi pati naman kami mawalan pag nawalan talaga ng jeep. Kailangan pa rin daw nilang kumita kahit paano para may pangkain ng pamilya. Kaya imbes na hanggang tanghali ang biyahe, isang ikot lang sila. Nandun yung kabuhayan namin tulad sa akin. Pito ang anak ko. Tatlo yung ginagatas ko. Kaya nga po ito, bumiyahe kami ng madaling araw para maka kami ng panggastos ng pang-isang araw. Pangunahing hiling ng mga transport group na nagsasagawa ng strike na ibasura ang December 31 deadline sa paghain ng petition for consolidation. Sana rin daw mabigyan ng 5 taong prangkisa ang mga miyembro at payagan ng rehabilitasyon ng mga jeepney sa halip na i-require na bumili sila ng mga bagong sasakyan. Sabi naman ng LTFRB, wala nang urungan ang December 31 deadline. Pero bukas naman daw silang makipag-usap sa transport groups tungkol sa ibang guidelines. Kaya naman dismayado pa rin ang ilang tsuper na sumali sa tigil pasada nitong mga nakaraang araw. Kulang pa rin. Dahil sa nga nitong ano, parang ginigipit yata ang mga kuan eh, mga maliliit na mga negosyo gaya nitong mga jeepney. Matapos man daw ang transport strike ngayong araw, tuloy ang kanilang laban at panawagan. Hindi pa naman namin alam kung anong resulta sa anong call nila. Pero kung utusin lang, kung kagaya itong mga mamaliliit gaya sa amin, paano? Sakali, magkano man lang yung ikuha nila ay pangpandaon dun sa bago? O ilang taon namin bayaran? Igan, kahit nagsimula na yung Friday morning rush, katulad ng nakikita nyo, wala namang stranded na pasahero dito sa bahaging ito ng Pasay. Tuloy-tuloy lang na bumabiyahe yung ibang mga jeep. Sila yung mga hindi sasama sa protesta o kung sasama man, babiyahe ng isa o dalawang beses para lang daw makakuha ng pangkain ngayong araw. Kaya po para sa mga pasaherong magko-commute o babiyahe dito sa bahagi ng EDSA Pasay sa corner ng Ross Boulevard Extension o Service Road, may masasakyan pa naman po kayo dito. Yan ang unang balita sa Pasay. Ako po si Darlene Cai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.